Welcome back, tol. Maaaring marami sa ating mga Noypi ang ngayon ay medyo bad trip sa China. Paano ba namang hindi? Napakalakas naman kasi talagang mambuli ng sleeping giant na ito. Tapos mahilig pang maangkin ang teritoryo. Idagdag mo pa ang mga daan-daang produkto na made in China na talaga namang medyo nakakatikim tayo ng depektibo. Pero alam nyo ba nga napakalalim ng ugat ng ugnayan ng mga Pinoy at Chino? Di ba nga? May Chinatown sa Pinas at maging sa halos sa mga nangungunang bansa sa buong mundo, may Chinatown. Ba? Matindi. Ganoon kalagalag ang mga incheck. Malakas ang loob nilang makipagsapalaran. Kung kaya naman tignan mo ngayon dito sa Pinas, ang listahan ng pinakamayayamang tao ay pinuputakte ng mga lahing Chinoy. May mga may-ari ng pabrika, chains of malls, condo, construction firms, land developers. Lahat ng may-ari niyan, kadalasan Chinese. Katunayan nga, ang boss ko ngayon, Chinese din. Mas nauna tayong narating ng mga Chinese kumpara sa mga Kastila. Kung kaya naman, napakarami ng mga Chinese na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagmula pa noong kapanahunan ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo, ng lolo mo. Katulad halimbawa, nang kinatatakot ang kapitan ng isang grupo ng mga pirata na walang iba kundi si Lima Hong. Noong 1574 ay naghasik ng takot at panganib sa kapuluhan ng Luzon. Linggo-linggo ay ginugulo ng grupo ni Lima Hong ang mga bayan malapit sa baybay ng South China Sea. Ngayon tinatawag na nating West Philippine Sea. Ayon sa mga tala ng Espanyol ay makailang beses din niyang pinagtangka ang pasukin ng siyudad ng Maynila na nasa ilalim naman ng monarkiya ng Espanyol noon. Ngayon sa tala ay tinatantiyang napadpad sa Pinas itong si Lima Hong dahil tumatakas ito sa mga alagad ng batas ng Ming Dynasty sa China. 1571 ay sinubukan naman niyang pumarehas muna at maging normal na mangangalakal lamang dito sa Luzon. Pero ang itim na tupa ay talaga namang itim na tupa kahit ano pa ang isuot mo. Dahil noong 1574 ay napatunayan, ang kanyang grupo ay nagsasagawa ng pamimirata sa karagatan ng Luzon. At ang kanyang target kadalasan ay ang galleon trade. Lalong-lalo na ang mga galleon na paalis sa Pinas dahil talaga namang sulit ito. Dahil napag-alaman nito ni Lima Hong na tunay-to nila ng ginto ang hinahakot ng mga Espanyol galing sa Pilipinas pabalik sa Espanya, lulan ng galleon. O diba? Ang galing. Dahil sa kwentong ito ni Lima Hong, naaalala ko tuloy si Jack Sparrow na bida naman sa Pirates of the Caribbean. Mga kosa, hindi pipitsuging pirata itong si Lima Hong. Tinatantiyang hindi bababa sa 70 barko ang pag-aari nitong si Lima Hong at hindi rin bababa sa 3,000 katao ang kanyang mga tagasunod. Man talagang napakamalas ng kanyang mga machichempuan doon sa gitna ng karagatan. Noong 1574 ay pumapampang ang hindi bababa sa 700 piratang tagasunod ni Lima Hong doon sa pangpang ng Maynila. Armado ng iba't ibang uri ng patalim at sandata ay lakad-takbo nilang tinungo ang Intramuros. Paman sila nakakarating dito ay hinarang na kaagad sila ng tropa nitong si Martin de Goiti, Kapitan Velasquez at Kapitan Chacon. Dahil dito, isang madugong digmaan ang nangyari. Matapos nga na mapuruhan ng kulang-kulang 80 pirata ay napilitang umatras ang mga bataan ni Lima Hong at pumalaot papunta sa baybayin ng Cavite kung saan naroroon ng pansamantalang kuta nitong si Lima Hong. Kinabukasan ay buong puwersang nilusob ng grupo ni Lima Hong ang baybayin ng Maynila. Subalit sa pagkakataong iyon ay nakahanda na ang mga Espanyol sama ang ilang mga Pinoy na makakastila. Sobrang tindi ng naging labanan noong mga panahong iyon at matapos nga na masaksihan ni Lima Hong ang pagpanaw ng kanyang higit sa 200 katao. Inapilitan na rin itong umatras at madali ang naglayag papuntang norte. Tumakas si Lima Hong at napadpad sa Pangasinan at dito na nga niya piniling manirahan muna. Matapos atakihin ni Lima Hong ang ilan sa mga malapit na tribo ng Pangasinan doon sa kanyang kuta ay nagtayo siya dito ng sarili niyang barangay. Hanggang sa hindi naglaon ay napag-alaman nga ito ni Juan de Salcedo at dahil dito kasama ang 256 na mga sundalong Espanyol at 2,500 na mga Pinoy na kumampi sa Kastila noon ay naglayag ang mga ito sa Pangasinan upang tapusin na ang kasamaan nitong si Lima Hong noong March 23, 1575. Pagkarating na pagkarating ng tropa ni Juan de Salcedo sa Pangpang kung saan naroon din ang kuta nitong si Lima Hong noong March 30, 1575, ay agad nilang binarikadahan ang pupwedeng magsilbing rutang takasan nitong si Lima Hong. Ubot ng halos 5 buwan ang labanan sa pagitan nila Lima Hong at ang tropa ng mga Espanyol. At ang tagal ng labanang ito ay nagamit nitong si Lima Hong upang makapagbuo ulit ng 30 barko. At noon ngang August 14, 1575 ay tumakas ang natitirang mga piratang Chinese kasama ang malapalos at matinik nilang kapitan na si Lima Hong. Oh, di ba? Antindi nitong si Lima Hong, parang si Jack Sparrow.
Patuloy si Limahong sa paghasik ng kasamaan sa karagatan ng China hanggang 1589, pero pagkatapos noon ay wala nang kahit na anong balita sa patungkol nga sa kanya. Yun, tapos na. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagbibigay ng maikling oras sa panonood ng maikling video na ito. At lagi niyong tatandaan na ang video na ito ay isang normal na YouTube vlog lamang at hindi isang libro. Maraming salamat ulit mga kaibigan.